So, hello mga beshme. Ayan, I'm back. So, for today's katangahan, kalokohan, kaekekan, katakawan, ang gagawin natin, gusto ko na i-share sa inyo kung ano yung aking maliit na online business. Yes, online business. Usong-uso to, syempre, alam ko, usong-uso to, kaya nakikiuso din ako. Ganun lang. Bukod sa aking mga online rockets, mga online surveys na pinagkakitaan, share ko din sa inyo yung online business ko. Ayan. So, bago tayo mag-start, don't forget to like, share kung pwede. Kung gusto nyo lang naman, syempre, don't forget to subscribe. Then, click the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga vlog na ginagawa, sa mga video ng boom! Let's keep on watching! Business online shop. Saludo ako sa mga yan, kaya nga ginaya ko eh. Yaga-yaga ako eh. Pero syempre, ang gagayahin lang natin is yung mga legit, hindi mga nang scam. Ayan, meron dyan. Mga scammer. Kaya ingat-ingat guys. Yun. Pag ano, susukatin ko siya. Eto, syempre, may medida ko. Ayan, medida. Pentel, at saka masking tape. Susukat ko yung mga shorts para pag i-line selling na siya, mas madali. Diba? Mas madali mo siyang ibibigay description kung ano yung size. Kung small, medium, large, kung size 27, or 28, 29, 30, 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 Bago ko siya ibenta, tinetest ko muna. Pero itong mga damit na to, syempre hindi mo pwede itest lahat yan. Diba? Hindi mo pwede itest lahat yan? Pag-test mo lahat yan? Ano yan? Pre-love muna, Beshi Cook. Pre-love muna yun. Kaya hindi na yun, ukay-ukay, something Kemirot na masasabing brand new. Kasi totoo, yung iba dito, brand new talaga siya. Brand new talaga. Kasi may mga tag pa siya. E minsan, pag yung nilalabahan na namin bago namin ibenta, natatanggal na yung mga tag. Ganon. Kasi ano yan eh, nakapak ng bultuhan. Kaya, syempre pag nakapak, makukulob, mag-iba yung amoy, eh gusto mo ba ibenta sa customer mo mabaho? Syempre hindi naman, diba? Ganun yun. Kaya, tip sa mga nag-uukay is, dapat marunong ka ding mag-alaga sa mga ibibenta mo. Kagaya nito, mga damit. Ayan, kagaya ng mga damit. Kailangan, kung ano yung gusto mong isusuot mo, kailangan gusto mo, diba, malinis. Dapat ipapasuot mo sa ibang tao, ibibenta mo, malinis din, hindi mabaho. Syempre, pag dumating sa kanila yan, inano nila, tawag dito, kahit nasabihin nilalabahan ulit nila yan, syempre iba pa rin kung mabaho, diba? Pag ibinita mo ang baho, amoy kulog, o ano isipin ng tao. Kaya dapat, marunong ka talaga mag-handle ng mga ukay items pag pumasok ka sa ukay-ukay business. Ganyan. Pag naman yun sa mga skincare product, madali lang yun. Kasi, post-post ka lang, ganyan, post-post lang. Yun na, pag nakita ng tao, may bibili, mag-inquire, bibili. Kailangan, magaling ka mag-sales stock, pero dapat ang isa-sales stock mo, syempre, besh, yung totoo. Huwag yung kemi-kemirot lang, na hindi naman totoo, diba? Tapos pag sila gumamit, walang effect. Oh, di sinon, sira.
edi yung shop mo. Kaya dapat marunong kang maging totoo sa customer mo para mas dumami sila. Ganun lang yun. Alam kong makaka-relate lang dito sa mga pinagsasabi ko yung may mga online shop, ganyan. Pero gusto ko lang to i-share sa inyo para yun sa mga nagbabalak, pasukin yung mga ukay-ukay business, mga ganyan. Lalo na sa mga home-based nanay, kagaya ko, mga nakukulangan dyan sa mga bigay ng mga asawa. Kung nakukulangan, punan. Ganun lang yun. Para happy family. Ganun. Walang gulo, hindi pag-aawayan ng pera. Tandaan nyo guys, mas magandang may sariling pera ang babae. Hindi puro hingi. Diba? Ganun yun eh. Kaya nga pati itong pag-YouTube, pinasok ko. Wala. Kasi dati, para sa akin, ang YouTube is virtual storage ng mga parang memories, video memories ng mga aking butchukoy, mga aking kiddos, ganun. Mga, ano lang, storage, ganun. Eh, naisip ko, pwede ko itong gamitin para i-share doon sa iba. Kung ano yung mga pinagagawa ko, diba? Kagaya nga yung mga business-business, mga kung anik-anik na pwedeng makatulong sa ibang tao. Diba? Ganun lang yun. Help, help, itch, other. Ganun! Kaya, dapat gamitin ang mga bagay-bagay sa tama. Huwag gamitin ang mga bagay-bagay sa maling bagay. Ano? So, ayun guys, medyo sabaw kasi talaga ako ngayon. Kaya, pagpasensyahan nyo na kung ano yung mga pinagsasabi ko. Ha? Pagpasensyahan nyo na. So, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. Ganyan. Magaganda kasi yung mga items. Bili na kayo, charot. Hindi. Yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. Lalo sa mga gustong simulan tong pagbibusiness. Yan. Alam ko makakatulong sa inyo yung simpleng tips. Una, ulitin ko, kailangan malinis yung ibibenta mo. Pangalawa, maging loyal ka or maging honest ka sa mga buyers mo. Like, sabihin mo kung may flaws, may butas, may stain. Sabihin mo na para pag dumating sa kanila, hindi sila magugulat. Kung ano, yung actual ang tawag doon? Ayun, yung condition, actual condition ng pela ng item na binibenta mo. Kung skincare products naman na binibenta mo, or mga pampaputi, or whatsoever, kailangan mo din sabihin kung gaano katagal ang effect, or kung saan mas mabilis siya umepek kung sang skin type. Ganyan, kung tingin mo, ang skin type nun dry, magbigay ka ng naaakma na skincare product para sa skin type niya. Dapat alamin mo din kung ano yung mga binibenta mo kung para saan. So, yun nga guys, naputol kanina yung sinasabi ko. Ayun nga, yun nga, yun na yun, oh. So, yun nga, advice ko lang sa mga nanay na nasa bahay lang, ganyan. Pwede kayong gumawa ng ibang bagay na pwede nyo pagkakitaan para hindi kayo makulangan sa kung ano man binibigay ng inyong partner. Kasi hindi natin alam, nahihirapan din yan sa kanilang mga trabaho. Tapos magreklamo pa tayo, kung pwede kayong gumawa, syempre maririndi yan, diba? Huwag tayong maging nagal ba tawag doon? Sa inyo yun, huwag tayong maging mga mabutakta na partner. Kung kulang, punan. Ganun lang yun. Kasi isipin mo kung nagagawa ng iba, bakit mo kayang gawin, diba? Ganun lang kasi ang mindset ko eh. Kung kaya ng iba, kaya ko din. Ganun lang. Kung mabilis ang progress nila, wala akong pakialam basta gagawin ko. Kung mabagal sa akin, ganun lang eh. Ganun kasi panapanahon yan, or nasa tao kasi yan, ganyan. Iba-iba kasi ang progress ng bawat isa. Yung kung yung iba, once na, ayun na. Siyempre yung iba, stage by stage. Ganun lang. Kaya huwag tayo maingit sa iba. Or kung mahirapan tayo sa pag-online business natin, tiyagain lang, ganun lang. Maging matiyaga sa lahat ng bagay. Kasi makakatulong sa atin yan, yung pagiging matiyaga. Yun lang. Kung ano na mapirisan ko dito, ewan ko na intindihan nyo, or nakikinig ba kayo, or may nakukuha ba kayo. Yun lang. Tapos yun nga, naputol kanina kasi nga, yung aking butchukoy, nagloko. Alam nyo naman pagbata, diba? Biglang iiyak, tas titigil, tas mamumulit. Inayos ko yung salamin ko kasi, ginanun niya. Tapos siya pa yung umiyak, nagloko. Yun yung reason kung bakit ako tumigil sa pag-film kanina. At tinigilan ko yung ginagawa ko dun sa kabilang kwarto. Pero okay lang yun, naayos ko naman. Ganun tayo eh, mga nanay. Ayaw natin bumili-bili. Tipong ayaw natin bumili. Kung kaya pang i-repair, i-repair. Ganun tayo eh. Yung mga budgetarian nanay dyan like me, diba? Ang mga karelate lang naman talaga dito yung mga budgetarian nanay eh. Ewan ko lang yung iba. And sana nakatulong sa inyo itong mga pinagsasabi ko kahit parang wala lang, walang kabuluhan. Sana makatulong sa inyo to yung mga gusto mag-start ng UKAY business, ganyan.
basta hanap kayo na legit na supplier nyo. Kasi yung iba legit-legitan lang. Tapos ang ibibenta sa inyo, kung hindi sirang mga items, i-scam kayo. Kaya kailangan be wise. Ganun. Kung wise tayo sa pamimili ng mga bagay-bagay para sa atin, sa family natin, maging wise din syempre tayo pagdating sa papasukin nating business. Ganun lang yun. So, ayun. Kung may natutunan kayo dito, ayan. Kung may natutunan kayo dito, or kung wala, wala kang magagawa. Charot. Yan. Kung may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko, please like. Then, pwede din naman kayong mag-comment dyan sa baba kung ano yung mga gusto nyong i-film ko pa or itanong sa akin bilang isang vegetarian nanay. Ayan, pwede ko din i-share sa inyo kung ano yung mga gusto nyo itanong pa. Sasagutin ko kayo. Don't forget to subscribe. Siyempre. Ayan. Subscribe. Then, click the notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod na aking mga videos. Yun lang. Bye-bye.